Francine Diaz at Seth nagsalita na kay Andrea Brillantes. Andrea Brillantes lagi nga bang pa-victim? Watch the full video of Fran Seth. Watch till the end. Hello, welcome to Stellar Entertainment PH, your galaxy of stars. Mabuhay! Here we will tackle any issues na relevant sa ating munchies, be updated sa showbiz happenings. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Ako ang inyong host, si Mary Del. Hindi, nagsalita ka na, Chin. Okay na yan. Nagsalita ka na ako, magsasalita na. Manood kayo, 16,800, 17,000. Manood kayo, ah! I know. Elite, hoy! Okay. Ayusin mo, ha? Ako, sinabi ko lang. Yeah, I know. Kung ano yung totoo, kinlaro ko lang. I mean, for sure, nakita mo na, napanood mo naman kanina. Ako lang dapat ni Seth. Pero, ayusin. Yeah. And yeah, okay, I promise. Si Mama. Ito, ha? Unang una. At kung merong dapat sisihin dito, siguro ako. Because? Okay? Ako po. Kasi kung hindi po ako pumunta sa dressing room na yun at walang picture lang, mga hindi ako sa inyo. Story lang, nag-trigger na ang lahat ng mga ano dapat. Hindi, pero kasi matrigger. Squad naman tayo that time. Lahat tayo friends. That's why yeah. Tinawag tayo. Pagdadamay niyo talaga. Talaga. Sinipon naman ako. Yung etipak, dadalhin ko sa tapat ng bahay niyo. So sana naman po, malinaw na sa inyong lahat. Ako, nandito lang ako. Nagsabi ako kung pwede ako magsalita. Tinanggap ni Francine. Sinabi ko, walang inago sa Chin. Nandito ako para sa kaibigan ko. Okay? Hindi kami nandito para magpasigat kami o sumakay sa mga issue na yun. Wala kami pakialam. Nandito ako para linisin ang pangalan ng kaibigan ko, ang pamilya na tumanggap sa akin sa ikalawang pagkakataon ko, kung alam niyo lang. Nandito ako para sa kaibigan ko. At siguro, this time, talagang may marinig lang ako. Ang gagawin. Hindi. Basta yun po. Guys, magmahala na, magpapos ko na, magbago-bago na. Tama naman. At tagal. Pumunta si Seth doon para humingi ng tawad. He invited Blythe, pero hindi siya sumagot. And then the next thing I know is ako na yung pinagbibestahan sa social media. Alam niya, nahihingi ng sorry si Seth. And yet, ganun yung ginawa. Wala kayo narinig sa akin at all. Nanahimik ako, not because
Diyos. Tama lahat ng sinasabi niyo sa akin, Mila. Naniimik ako kasi akala ko mas magiging maayos kung tatahimik ako at kung wala kayo maririnig sa akin. Ayokong tumagdag pa. Ayokong tumagdag pa sa gulong nangyayari mo. Pero kasi na-realize ko na the more na nananahimik ako, parang mas lalo lang lumalala. Mas lalo lang lumalala yung nangyayari. And I think it's time na rin naman kasi for me to speak up. And I know na ang dami nagsasabi dyan sa inyo na tuwag ako. Gusto ko lang matawag na unbothered queen. No. Hindi ako nanahimik because gusto ko matawag din. Nanahimik ako kasi ayokong tumagdag sa gulo pa na nangyayari noon. Hanggang ngayon, tagal ko nanahimik. Alam niya yan, hindi ako mapagpatol. At hindi naman ako talaga papatol. Because lahat ng sinasabi niyo ay hindi ko. Ngayon, I am speaking up for my... Yung problema ni Blythe at ni Seth noon, sa kanila yun. Labas ako doon. At kung anumang problema nila ngayon, labas ako doon. Huwag nyo na akong idamay. Huwag nyo nang i-drag yung name ko because labas ako sa problema na meron sila ngayon at yung problema nila noon. Hindi ako ang tao para magsalita sa kung ano nangyayari sa kanila. Labas ako sa lahat ng problema. Sa problema. Kaya sana, after this life, stop asking me questions about this. And I am aware sa lahat ng comments kayo pa. TikTok, Instagram, sa lahat. Ang dami niyong tinatawag sa akin. Ang dami kong pangalan. Ganito, ganyan. Pag-2.0 pa kayo. Okay lang. Kaya ko lang. Pero huwag na huwag nyo idadami mo. It's not my family. Magpapasko rin. Magta-2024 na. Pwede bang upgrade din natin pati utak natin and yung personality natin? And of course, yes, paulit-ulit na, tama. Tama na ang pagpapaulit-ulit ng mga walang katotohanang kwento. At saka, guys, please, again ha, hindi po ako nag-live para mag-encourage to hate someone or kung sino man. No. Gusto ko tong iklaro para tapos na, iwanan na natin to dito. I want to move forward. Hindi niya ako sinugod sa dressing room, but tinawagan niya ako and she was mad, she was aggressive. And then, hanggang sa, yun, parang the next few days, biglang ang gulo na, ang dami ng sinasabi sa akin ng mga tao. And guys, hindi ako nag-live to encourage na i-hate nyo yung tao, to hate Blythe. I mean, she's in so much hate na ngayon, sana huwag naman. Ginagawa ko to because gusto kong iklaro. Feel free to comment your opinion. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang ating Stellar News, ay mag-subscribe kayo para sa iba pang balita. Muli, ito ang inyong kachikahan si Ate Meridez. Hanggang sa susunod na mga balita. Feel free to comment your opinion.